Kumusta mga kaibigan? Andito ako ngayon sa Marilaki. Kasama ko ang aking tropa. May bala kaming puntahan na isang tao na hindi na mahalaga kung sino. So ngayong araw, pag-uusapan natin kung paano kumita sa YouTube. Tulad nung ginagawa ko. Ipapaliwanag ko to sa inyo sa pinakasimpleng paraan na kaya ko. Alam nyo mga kaibigan, sa paglipas ng panahon, napakadami ng vlogger ang bumitaw. Marami na ding nawala. Pero isa lang ang sigurado, may mga matatag. Tulad ni Motodek. Yan. Red Sweet Potato. Reed Motovlog. Yan yung mga matitinding motovlog na kung kumita ay talagang sabihin na natin lalampas na 100,000. Pero hindi ako sigurado. Ano ko lang to, opinion ko lang to. So, maaring lumagpas, maaring mas mababa pa dun. Pero ang mahalaga dun, kumikita sila. Okay. So, paano nga ba? Paano nga bang kumita? So, unang-una, gagawa ka ng YouTube channel mo, kailangan magkaroon ka ng 4,000 watch hours, tapos kailangan mo rin ng 1,000 subscriber. Mga kaibigan, napakahirap po makakuha ng 1,000 subscribers. Bakit mahirap? Kasi hindi naman lahat magsasubscribe sa'yo. Depende lang yun kung nagustuhan nila yung video mo. Pero yun, yun yung mahirap. Pero may mas mahirap pa, yung watch hours na tinatawag. Kailangan mo makabuo ng 4,000 na watch hours. So kapag meron ka na nun, nabuo mo na yun, pwede ka nang kumita. Aprobahan ni YouTube na magkaroon ng ads yung mga videos mo. Tapos, yun. Ngayon, ganito. Ito yung medyo mahirap. Kaya, hindi lahat ng YouTuber kumikita na agad pagka na-aprobahan sila. Kasi, ganito yung mga kaibigan. Ako, hindi pa ako kumikita. Alam nyo bakit? Kasi, nag-skip ads kayo pag nanonood kayo. Pero, okay lang naman yun. Kaya doon nakabase yung kikitain ng isang YouTuber doon sa mga advertisement na lumalabas sa mga videos. So kapag nag-skip ad ka, ibig sabihin, hindi mo ako binigyan ng 5 centavos. Oo mga kaibigan, sabihin natin 5 centavos lang yon. Pero malaking bagay na yun kapag naipon. Halimbawa, sa 1,000 nanood, bawat isa nun hindi nag-skip ads. Nanood lang sila. Pinanood na rin nila yung ads, hindi sila nag-skip. So, sa 1,000 katao na yon na hindi nag-skip, computin nyo yung 5 centavos ko na yun. O, edi meron akong 100 pesos. Ewan ko kung tama yung computation na, pero sabihin na lang na meron tayong 100 doon sa 1,000 na yun. Malaking bagay yun, mga kaibigan. Kaya yung mga kumikita na ng mga malalaking vlogger, mga YouTuber, tulad nila Motodek, yan, yung kada upload niyan, siguro sabihin natin nag-upload siya ng isang video, so isang araw, umabot ng 24,000 views. Eh, ilan po yun na views dun? Eh, ilan yung ads na lalabas dun? Madami yun. Yung iba, hindi nag-skip ads. Yung iba, nag-skip ng ads. So, kapag nag-skip ng ads, yun yung hindi kumita. Sabihin natin, sa 24,000, kalahati lang doon yung hindi nag-skip ad. E di may 12,000 pa rin siya. May kita pa rin siya doon na mga 5,000 pesos. O, diba? Ganun katindi yun. So, kung million yung views mo sa isang upload mo, malamang kikita ka ng 100,000. So, yan yung basehan ng kita sa YouTube. Kaya mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa mga hindi nag-skip ng ads. Malaking tulong po sa akin yun. Para makagawa at ganahan ako gumawa ng mga videos. Pero anyway, kahit naman i-skip ads nyo, walang problema sa akin. As long as nag-i-enjoy kayo sa mga videos na ginagawa ko, nagla-like kayo at nagko-comment kayo, malaking bagay sa akin yun. Katulong at na-inspire ako sa mga nagko-comment at nagtatanong. At saka mga kaibigan, alam nyo, ang YouTube talaga hindi naman talaga pang negosyo. Para sa akin, pero may mga iba kasi pang negosyo ang ano nila, ang diskarte nila. So anyway, pabayaan na natin yung mga yon. Ang sa akin lang,
kung gusto nyo mag YouTube channel, mag gumawa kayo ng YouTube channel or mag motovlog kayo, gawin nyo na. Okay lang naman yan eh. Gawin yung libangan. Tulad ko, ginawa ko lang namang libangan to eh. Hindi naman to para sa negosyo eh. Na kikita ako ng pera. Kumalaga sa akin na nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Nakapokus lang ako sa topic ko. Yun, yung nagbibigay ako ng information na isi-share ko sa inyo, sa ating mga subscribers at mga kaibigan na nagko-comment. Nakakatulong. Nakakatanggal din ng stress yung paggawa ng video. Tulad nyan, sabi ko nga sa inyo, gawin nyo lang libangan. Huwag nyo masyadong seryosohin. Ngayon, kung mapapansin nyo mga kaibigan, ano, every time na nag-upload ako, kung mapapansin nyo sa mga videos na ina-upload ko, may makikita kayong isang tao na nagdi-dislike. Alam ko naman kung sino yun eh. Kilala ko kung sino yun. Kaya lang hindi ko nababanggitin. Kasi para sa akin, may pinagsamahan kami. Isa siyang mabuting kaibigan. Wala akong masamang tinapay. Pero eto, kung umabot siya sa video na to, sa umabot siya dito sa sinasabi ko na to, sa dun ng video na to, ang isa lang masasabi ko sa kanya, kaibigan, huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Kahit i-dislike mo lahat ng video ko, walang problema sa akin yun. Pero isa lang sigurado, hindi magbabago ang samahan natin. Kahit i-dislike mo pa lahat ng videos ko gamit ang mga dummy account mo, walang problema. Pero huwag kang mag-skip ads, yun na lang hiling ko sa'yo ha. huwag ka na mag-skip ads. Para naman meron akong bechinko centimos na magagamit ko panlibre natin sa susunod pag kumikita na ako. Ako naman ang manlilibre. Kaya nagpapasalamat ako sa mga subscribers at mga nanonood. Sa mga gustong mag-comment, comment lang kayo. At hindi ko kayo pababayaan. Mga gusto magpa-shoutout, walang problema dyan. Sige, mag-shoutout tayo. Unlimited. Every time na gusto nyo magpa-shoutout, sabihin nyo lang sa akin, walang problema. Pag may tanong kayo kung anong pag may tanong kayo sa isang bagay, kahit walang kinalaman sa motor, tanungin nyo na. Huwag lang tungkol sa personal. Yun mga kaibigan. So, balik tayo sa aking kaibigan na nagdi-dislike. Hindi ko alam kung anong nagsindi sa'yo kung bakit kailangan mo i-dislike ang mga videos ko. Pero kung kaibigan, eto, sana kaibigan, huwag kang maingil. Kung nakapag-vlog na ako ngayon, gawin mo na lang kung anong gusto mong gawin. Pero hindi masama doon po sa'yo kahit i-dislike mo yung video ko maghapon. Okay lang yan, kaibigan. Pinagsamahan tayo, hindi ko makakalimutan yun. Kaya kaibigan, kung ma-dislike mo man tong video na to, ibig sabihin, hindi mo tinapos, hindi mo tinapos. Pero ulitin ko kaibigan, okay lang yun. At least nandyan ka, alam kong nandyan ka. Kahit papano, sinilip mo ang video ko dahil dinislike mo. Walang problema dun. So yun mga kaibigan, pasensya na kayo. Kailangan kong gamitin ang video na to para magatid ng mensahe sa isang tao na hindi ko pwedeng kausapin dahil hindi ako ganun. So anyway mga kaibigan, ang paggawa ng isang video ay inaabot minsan ng 3 oras sapagkat ang aking gamit ay cellphone lamang. Hindi ako gumagamit ng computer at kahit ano pa mang device. Cellphone lamang at applications pag-edit, yun lang aking ginagamit. Kaya ang bawat video na ina-upload ko ay talagang pinaghirapan ko para maihatid sa inyo yung quality ng gusto kong ipahatid sa inyo sa pinaka kaya kong paraan. Kaya mga kaibigan, nagpapasalamat ako sa mga patuloy na nanonood ng aking mga videos. Hayaan nyo sa susunod na episode natin, mag-shoutout ako ulit. So, para mga kaibigan, kailangan ko muna magpaalam at maraming salamat sa mga nanonood.